Komunikasyon at pananaliksik sa wika at kulturang Pilipino. Mga konseptong pangwika. Una, wika. Ang wika, bahaging pakikipagtalastasan. Pangalawa, wikang pambansa. Ang wikang pambansa ay mahalaga ito upang maipakita ang pagkakaisa at identidad ng mga Pilipino. Pangatlo, wikang opisyal. Ang wikang opisyal ay uri ng lingwahe na binigyan bukod-tanging status ng saligang batas ng mga bansa, estado at iba pang teritoryo. Pangapat, wikang panturo. Ang wikang panturo ay wikang ginagamit sa formal na edukasyon. Panglima, bilingualismo. Ang bilingualismo ay ang paggamit ng isang tao sa dalawang wika o hindi kukulang sa dalawang wika sa isang tao. Pang-anim, multilingualismo. Multilingualismo ito ay higit sa dalawang wika o paggamit ng isang tao sa maraming wika. Pang-pito, register or variety ng wika. Ang register o variety ng wika, ang wikang may iba't ibang uri gaya ng Etolic, Dayalic, Sulik, Etnolic, Pidgin, at Creole. Pangwalo, homogenous. Ang homogenous na wika ay nangangahulugang iisang wika ang ginagamit. Pangsiyam, heterogenous. Heterogenous ay wikang iba-iba ayon sa lugar, grupo, at mga bansa. Pangsampo, linguistikong komunidad. Ang linguistikong komunidad ay iba't ibang lingwahe ang nakasanayan pero nakapagsunduan ninyo na gumamit ng isang wika na binubuo ng karamihan o makikibagay ka kung saan lugar ka naroon para magkaintindihan kayo. Panglabing isa, unang wika. Unang wika, ito ay natutunan ng isang tao simula sa kanyang kapanganakan. Panglabing dalawa, pangalawang wika. Ang pangalawang wika, ito ay tumutukoy sa alinmang wika natutunan pagkatapos natutunan ang unang wika.